Ilang tao nagtungo sa Pag-asa Observatory sa Quezon City para masilayan ang astronomical phenomenon na transit of Venus. Ayon kasi mismo sa NASA, ang Pilipinas ang pinakamagandang lugar para makita ito. May news to go si Dante Perelio live. Dante. Yes, Hawi, nagsimula kaninang alas 6 ng umaga at magtatapos bandang alauna mamayang hapon itong transit of Venus. Hawi, libre itong mapapanood sa screen projector at makikita gamit ang mga telescope at sun filter sa Pag-asa Astronomical Observatory dito sa UP Campus. Sa amphitheater naman ng College of Science, bukod sa libreng telescope public viewing, may mobile planetarium, may lectures at photo exhibit rin ng mga student-based astronomy society. Ang transit of Venus ay nangyayari kapag nagkaroon ng planetary alignment. Direktang tumatawid ang planetang Venus sa pagitan ng araw at ng ating mundo. Animoy itim na tuldok sa solar disk ng araw ang planetang tinaguriang Evening Star. Dalawang beses daw itong nangyayari sa bawat cycle, ang pinakahuli ay noong 2004. 105 years naman ang pagitan ng lifetime transit at pinakahuling nangyari ito noong taong 1882. Ayon sa US National Aeronautics and Space Administration o NASA, sa Pilipinas ang may pinakamagandang lugar na makikita ang transit of Venus na isang pambihirang astronomical event. Sa Amerika kasi, Hawi, simula lang nito ang makikita. Sa Europe, Africa at West Asia naman, huling bahagi lamang nito. Tulad ng mga partial solar eclipse, maaaring panuuri ng Venus transit pero kailangan raw ng pag-iingat. Maaaring gumamit ng pinholes, telescopes o binoculars na nakakabit sa screen at may filter bilang proteksyon sa mata. Maaari ding gumamit ng plangganang may tubig na makikita ang refleksyon. Ang direktang pagtitig kasi ng walang kaukulang proteksyon ay maaaring makapinsala sa retina ng mata. So gaano po, ano po, after 105 years pa uli mauulit tong event na to. Actually po, yun nga po, tayo na po yung last sa civilization natin na makikita yung ganitong event kasi po, bihira po talaga siya nangyayari. Samantala, Hawi, katabi ko ngayon dito si Engineer Dario De La Cruz, ang Chief ng Aerospace Sciences and Astronomy Section ng Pag-asa para sa inyong karagdagang tanong. Yes, sir. Sir, hanggang kailan ba makikita itong transit of Venus? Nag-umpisa kanina ng 6:09 and then ito ay matatapos hanggang 12:49 ng hapon. So, yung in progress ngayon yung ating transit of Venus at saka medyo nakikisaman yung panahon, medyo nagbe-break, nagka-cloudy, so continuous naman yung observation dito at saka open po tayo sa public, free ang observation dito sa Astronomical Observatory ng Pag-asa. Dito naman sa Pilipinas, saan bang ang mga pinakamagandang vantage point? Kasi alam ko, may mga taga Bicol na sa kasulukuyan nanonood din ito. Ang sa buong Pilipinas naman ay observable itong transit of Venus. So may mga science centrum sa different parts ng region natin. So may kanya-kanya silang ginawang observation kasi may kanya-kanya rin silang mga teleskopyo doon. So buong country siguro yung may mga teleskopyo ay nag-o-observe. At saka kahit naman po wala tayong teleskopyo, pwede naman itong matunghayan, pero kailangan po natin gumamit ng mga filters. Ang pinakamadaling ma-access na filters ay yung welder's glass, yung mga planggana may tubig, at saka yung mga shades na nakaka-protect dun sa, nakaka-screen dun sa ultraviolet radiation. Nabanggit nga po yun kanina kung paano nga masilayan ito ng ligtas, no? Pero doon sa mga nakikita namin mga nandiyan ngayon sa paligid ninyo, mukhang wala naman nagsusuot ng mga welder's glasses o mga special equipment. Hindi kaya delikado na rin para sa kanila ngayon? Actually, mayroon kaming mylar na handy na pinapakita, ibinibigay sa kanila na pagka direkta silang tumitingin, nilalagay lang sa kanila mata. Pero sa mga telescope namin, may mga filters na ito. So, pwede silang direktang tumingin sa telescope. Kaya makikita nyo na wala silang hawak na mga gadgets para sa filter. Kasi yung mga telescope namin, may filter na nakalagay na. Sir, paki-ulit na lang para sa mga manonood kung bakit ang Pilipinas ang pinakamagandang lugar para masilayan itong bihirang astronomical
phenomena na ito? Ang reason na beyond that siguro ay yung kasi ang yung beginning ng eclipse natin ay matutunghayan natin na before after sunrise lang kasi sunrise natin 5:27 at nag-umpisa yung eclipse ay 6:09 at itong buong eclipse na transit na ito ay matutunghaya mula umpisa hanggang katapusan. So ibig sabihin ito yung isang place na pinakamaganda dahil maobserbahan natin mula umpisa hanggang katapusan. Ang ibig ba sabihin yan, may mga dayuhang astronomer rin na dumayo rito sa atin para tingnan lang ito? Hindi ko masasabi yung kung meron, pero yung Australian Embassy, nakipag-coordinate sila sa PAGASA and then sa UP Astronomical Society. Meron silang ginawa ring event dito sa loob ng UP and then may similar lecture sila about related sa sciences. Okay, maraming salamat, Engineer Dario De La Cruz. Maraming salamat din po.